Sobrang dami. This is the abandoned airplane cemetery dito sa Thailand. Super 6-1 is down. We got a bird down in the city. From Bangkok, bumiyahay kami ng 3 oras para marating ang lokasyon. The destination is on the left. Dito na tayo, guys. At pagdating namin dun, ito ang bumuwad sa amin. Mga nabubulok na truck at mga sira-sirang eroplano. Nandito na tayo ngayon sa lokasyon kung saan naka-imbak ang abandonadong eroplano at mga sasakyan pang digma. Kaya tara, samahan nyo kaming ikutin to. Nagsimula na agad kami bago pa kami abutan ng gabi. Dito sa bungad may nakita kaming mga lumang truck. OMG! Sira-sira na ang loob nito at puno na kalawang. Grabe to. Doon pa ang dami, oh. Meron pa dyan? Sobrang daming truck ang nandito. At puro lahat pang sundalo. Yung isa dito, guys, medyo okay pa. Pero itong isa, sira-sira na yung ano niya. Marami ng kalawang. Hindi ko lang sure ko yung makina nito okay pa. Okay pa yung mga gulong. Feeling ko na-restore nila to. Ito, yung mga gas, oh. Nilaman kaya to. Ito, original pa to. Oh! Chinek ko kung anong meron sa loob nito. Dati, yung cambio mo, tatlo. At nagulat ako dahil ngayon lang ako nakakita na tatlo yung cambio. Tara, check pa natin anong meron dito. Ito meron silang Land Rover, oh. May nakalagay pa, from England. Sinubukan kong buksan para tingnan sana ang loob. Kaso nga lang, nakalock siya. Mga army truck tsaka itong helicopter, oh. Grabe. May nakita din kaming chopper dito. Halos bago pa at medyo okay pa ang pintura. Pati mga controls niya mukhang bago pa. Saka meron pang ano? Headset. Ang bago pa, oh. Yung makina niya, guys. Ay grabe. Dito pa lahat. Katabi lang nito ang isang lumang private plane. Hindi mo aakalaing abandonado dahil sa makinis pang itsura nito. Dito yung wiring, oh. Mga cables niya. Pero nakalabas na ang mga kable ng pakpak niya. Nakakapagtaka bakit ito inabandon na, pero nakakakaba ang sunod naming nakita. Strong point, yung mga missile, guys, oh. Ito siguro yung mga hindi pumutok dati. Mga lumang rocket na hindi pumutok. Hindi kami sigurado para saan to, pero hindi maganda ang kutob namin dito. Ito yung isa, mayroon pang pakpak, oh. May pakpak pa to, guys, oh. Ito rin, pero yung dun sa harap, wala na. Ito lang meron, tatlo. Para rin siyang aeroplano, guys. Didiretso na sana kami sa loob nang makita namin to. Dami dito, guys. Ito pa iso. Isang helicopter, pero mas malaki ito sa nakita natin kanina. Dyan pa yung mga upuan, pero dito. Kaya to, dito nila alabas yung mga armas, no? May kalaban sila. Tapos dito, guys, harap, dito pa yung mga apakan nyo. Umikot ako sa kabila para tingnan kung bukas ang pinto at para makita kung anong meron sa loob. Ito, bukas, guys. OMG. Namangha kami sa nakita namin dito dahil mukhang bago pa at kumpleto ang mga controls nito. Ito yung controls, oh. Dito pa dito, guys. Tapos ito. Wow. Nakakamangha pero nakakakilabot lalo nang nalaman namin ang istorya nito. Ang ano daw to, eh? Vietnam War daw to, eh. Ginamit pala ito noong Vietnam War. Maraming sundalo at sibilyan ang sakay ng mga sasakyang ito. At yung iba, dito na mismo binawian ang buhay. Bukit International Airport. Bukod sa mga sasakyan pandigma, may nakita din kaming fire truck dito. Ito yung bukas? Uy! Bukas. Chinek ko anong meron sa loob. Yung manibela niya. Dito banda sa left. Kasi usually dito sa Thailand, yung manibela nito dun sa kabila. Pero dito siya sa left, oh. Ito din. And guys, nandito yung mga ano, water suction. Ang higop ng tubig. Tsaka itong isa, water pump. Dito pa lahat. Ito. Oh! Dito pa yung hose, guys. Grabe, ang haba, oh. Pero lumang-luma na. Kaya hinayaan lang siguro ito dito. Nag-decide kaming puntahan ang gitnang part para tingnan anong meron doon. At itest ang EMF kung may masasagap. Papasok tayo ngayon sa loob. Titingnan natin ngayon kung meron tayong masasagap na frequency doon. Tara. Habang papasok sa loob na daanan namin to. Siguro ito yung mga sa train dati. Yan, oh. Ito dito. Ito siguro yung sa mga trend dati, guys.
mga parte ng sinaunang tren. Sobrang dami nito at yung iba nakasarado. Yun, meron po. Ang dami pa dito sa loob, guys. Ang Vietnam War daw to eh. Ang dami pang abandonado dito sa loob. Ito yung mga upuan sa eroplano eh. Yun, sobrang dami, guys. At halos lahat ng parte ng eroplano na maisip mo, nandito. Ito yung mga ibang parte ng eroplano. Yun, grabe, ang dami. Tapos dito, sa mga pakpak. Palubog na ang araw kaya binilisan na namin ang pag-iikot dito. Meron tayong dito ang dalawang propeller na nakita, guys. Tsaka dito pa yung mga ano nyo, ibang parte. May nakita kaming malalaking propeller ng eroplano dito. Board center. Dito po yung serial number niya, guys. Mapapaisip ka talaga bakit iniwan lang to sa isang open area. Pero walang ni isa ang nagtangkang kumuha. Pero ayon sa mga taga dito, wala daw gumagalaw sa mga ito dahil sa mga espiritong namamahay na dito. Wala masyadong daanan dun, guys. Medyo luma na. Kaya baka pag umapak tayo dito, biglang bumagsak. Kaya try natin dun sa kabila kung meron daan. Meron kaming nakita malaking eroplano dito. Hindi mo makikita sa isang normal na junkyard lang to. At curious ako makita sa malapitan ang mga parte ng eroplano. Alam kong ganun ka din, kaya kung na-appreciate mo ang mga ganitong video, simpleng like and subscribe lang, malaking tulong na para mapuntahan pa natin ang iba pang mga lugar na ganito. Ito yung mga numbers pa, guys. Tsaka dito. May nakita kong butas papunta sa cockpit, kaya sinubukan kong akyatin to. Pagdating sa taas, ito ang mga nakita ko. Dito na tayo sa loob, guys. Ito na yung cockpit. Grabe. Dito pa yung mga controls, guys. Mga sirang controls at manibela ng eroplano. Dito yung manibela. Grabe, yun ko lang nakita. Ganito pala to. Tsaka kailangan natin magandahan kasi sobrang luma na ito, guys. Medyo malambot na ang flooring nito. At anytime, pwede itong bumagsak. At hindi nga ako nagkamali dahil bigla na lang. Kailangan lang magandahan kasi medyo ano na siya. Biglang nag-crack ang flooring ng eroplano. Kaya bumaba na agad ako dito. Dumiretso pa kami sa loob para tingnan ang iba pang parte ng eroplano. Ito yung pakpak, yun o. Pero putol na siya. Ito siguro yung sa gitna ng eroplano, guys. Dito yung mga power driver, yun. Ito hindi ko alam, guys. Comment nyo naman please kung ano yung para saan itong mga to. Ito nga yung lagayan ng cargo. Pero sa taas, nilagay nila yung pakpak. Saka ito lagayan ng mga gamit. Padilim na kaya binilisan na namin dito. Dito medyo okay pa kasi dito pa yung floor niya. Intact pa. Dito pa may mga ano pa sa... may mga parte pa sa baba. Kesa dun sa isa kanina, wala na. Papasok na dapat kami, pero may bigla na lang. Yung apakat. May naaninag kaming dumaan na itim na anino. Yung apakat. Chinek namin sa EMF kung may masasagap kami dito. Ano yung mga nagpaparamdam kung meron frequency dito? Yung mga naririnig natin kanina. Guys, meron talaga, guys. Yan. Umilaw ito at habang nag-iimbestiga, nagulat kami sa aming nakita. Oh my God, lagi naman sa taas. Sa taas, sa taas. Sobrang dami. Biglang naglabas. Sobrang dami, guys. Nagsilabasan ang mga ibon dito na para bang pinapaalis na kami. Lab, tumataas sa lab. Ngayon, lab. Yan na nga yung naririnig natin. Inakyat namin para malaman kung anong nakatago dito. Daan lang tayo. At may mga nakita kaming saya at mga sirang palda. Dito yung mga tela. Oh my God. Ito ang parte ng eroplano kung saan nilalagay ang mga bagahe. Pero napapaisip pa rin kami bakit pirapiraso ang bawat parte. Kaya dumiretso pa kami sa loob. Baka may mahanap pa kami. Medyo malambot na dito. So yan na yung sa harap, guys. Check na. Habang padilim, dumadami ang kaluskos na naririnig namin. Oh my gosh. Kaya nga. Hinahayaan lang namin at tuloy lang kami sa pag-iikot. Kaso tuloy-tuloy din ang kalabog na naririnig namin. Dami ng mga tanong dito, guys. At pagdating sa dulo, nabigla kami sa nakita namin. OMG na yan. OMG. Yan. Isang sunog na hayop na parang ginawang alay. Kaya umalis na agad kami. Pero habang palabas ay bigla na lang
may tumalon galing sa taas. Pero habang palabas, bigla namin tong nakita. Ano man ang istorya sa likod ng mga eroplanong to, ay mananatili pa ring misteryo. Our next goal is to reach 1 million subscribers, and sana napasubscribe kita.